Mga boss, good afternoon po sa inyong lahat. May nag-comment lang po kasi regarding dun sa aking video. Kung matatandaan niyo tong scanner na to, may mga ginawa akong tutorials dyan. OBD2 scanner ito, na pan-detect natin ang check engine, mga errors ng ating sasakyan. May nag-comment po kasi dun na hindi daw gumana sa kotse nila yung scanner na to. So, nung tinanong ko yung model, Toyota Innova daw po. Hindi daw po siya gumana, 2010 model yata or 2011. Hindi ko na matanda ko nung year, basta sabi niya Toyota Innova. So, tinanong niya ako kung anong gagawin ko. I-dispatch niya daw man niya yung scanner niya. Sabi ko, wag muna mga boss kasi yung mga gantong scanner, ina-update po yan. Na-update po yan, yes. Kasi, kung mapapansin niyo, ito po. Diba ito yung saksakan ng ating sa OBD port. Meron tayong adapter na ginagamit yan or cable. Tapos sa gilid niyan may makikita kayo, ayan. Saksakan po yan ng USB port. Ito, itong cable na to. Ayan, kasama po yan sa package. Tapos kunin ninyo yung manual. Sa manual, mahahanap nyo po dyan kung anong website kayo pwedeng mag-download ng update. May mga scanner po kasi nakagaya nito na na-update po. Yun naman po yung advantage ng gantong mga scanner. Kasi na-update po sila. In case na meron pong hindi compatible na model, update nyo lang po. Hanapin lang natin ha. Pagpasensyaan nyo na guys, isang kamay lang po yung hawak ko. Yung kamay ko kasi isang camera pang, ano, pang hawak sa camera. Yung isa, ito yung left ko yung nakikita nyo ngayon. Saan ko ba nakita yung update? Ito. Ayan. Ayan. So, kung mag-update po kayo, for example, hindi nga compatible sa kotse ninyo. Ayan, oh, scanner update. Basahin nyo po yan. So, ang kailangan lang natin, syempre, yung scanner. Computer, laptop or computer na Windows XP or, ewan ko, may naka-Windows XP pa ba? Kasi Windows 10 na yung latest ngayon. Tapos, yung mini USB cable. Tapos, kailangan natin, syempre, ng internet. Kasi magda-download tayo ng software. Tapos, download and install the application from Conway official website. So, visit nyo tong www.conway.com. So, open natin yung browser natin. Kung ano man yung browser nyo, Google Chrome yun sa akin. So, www.conway. Way. Ano ba spelling? Conway. Ah, double N. Double N. Conway. Yan. Ayan. Makikita nyo dito sa website. Ayan, maraming links, diba? So, dito tayo sa support. Ayan. Pagka ang software ninyo is Mac o yung sa Apple, hindi daw siya compatible. Pero, Windows naman tong software natin. So, gumagana siya. Tapos, hanapin nyo yung uplink.exe. uplink.exe. So, makikita nyo yun dito sa support. Ayan, support, tapos download update tool. Ayan. Download update tool. Itanggalin ko muna yung mga scanner para makita nyo maigi. Makikita nyo rito, download app to do the system update here. Makikita nyo yung mga list ng scanners. Ito naman, list ng mga battery tester. So, sa list tayo ng scanner. Pindutin nyo to, yung red. Ayan, yung red na yan. Tapos lalabas dito, ayan o, yung uplink.zip. Uplink.zip. Tapos punta po kayo kung saan man siya. Downloads. Uplink.zip. Ayan, uplink.zip. Open nyo lang po yan. Tapos, eto siya. Wait lang, close natin to. Yan, uplink.exe. Extract to desktop. Desktop na lang para madali siyang hanapin. Okay. Yes. Yan. Tapos, pagka na-extract nyo na po siya, eto na yan. Uplink.exe. Ang gagawin nyo, double click nyo lang. Nung first time na dinouble click ko to guys, nag-trigger yung aking antivirus ha. Pero hindi to antivirus, kaya pwede nyo siyang i-bypass. Okay lang yon. Ia-allow nyo lang, meron namang option yung antivirus ninyo na allow this program yon. Ia-allow nyo lang, hindi po yan antivirus. Tapos, tatanungin kayo, create a desktop shortcut, etc., etc. So, kayo, i-install nyo. Ako, hindi ko na siya i-install kasi itong uplink.exe na to. Wait lang ha. Pakita ko na rin sa inyo. Yan, install. Kunyari na lang, wala yan ha. Kasi yan na yun eh. Yan na yun. Pagka in-install nyo, yan na rin yung lalabas. Install. Ayan. Okay.
Next. Ayan. Aha. Huwag yun ang pansinin yung Microsoft modem something na yan. Wala yung kinalaman. Ito yung kailangan natin dyan. Yung nasa baba. Okay, then finish. Tapos makikita nyo. Ito yan. Kasi sabi sa inyo, yan din yun eh. Wala rin pinagkaiba, diba? Tapos ang gagawin natin, open natin yan. Ayan. Tapos, kailangan syempre nakakunin kayo sa internet. Okay? Tapos, ang gagawin natin, kunin nyo na yung cable nitong inyong scanner. Isaksak nyo. Yan, saksak nyo. Tapos, huwag nyong basta isaksak sa computer. Okay? Kasi, ganito mangyayari. Papakita ko na rin kung ano mangyayari pag basta nyo isinaksak. Ayan. Nung sinaksak ko siya basta, nag-open yung scanner na para tayo nasa diagnostic. Diba? So, ang mangyayari, kapag pinindot natin yung check update, hindi siya kukonek. Hindi siya kukonek ha. Wait lang. May sasabihin yan eh. Ayan. Failed to request device info. Kasi hindi kumonek yung scanner natin sa computer. Kumbaga parang nasa diagnostic setup siya. So, mali. Sundin nyo yung procedure. Hugutin nyo muna. Kailangan nyo sundin yung procedure, sabi, press and hold down OK key on the scan tool while plugging in the USB. So, diinan nyo daw yung OK. Tsaka nyo isaksak yung USB. So, hindi ko yung magagawa ng sabay kasi isang kamay ko is panghawak ng camera. Ayan. Wait lang. Paano ko ba siya isasaksak? Ayan. So, didiinan ko to tapos habang sinasaksak ko yung USB. Ayan. Ayan, naisaksak ko na siya. Kaya makikita nyo ngayon, kanina dun sa diagnostics mode, ngayon naka-update mode na siya. Kaya pag pinindot nyo ngayon tong next procedure, verify that the scan tool indicates update mode. Yan, tama. Click update to start the upgrade. Ayan, click update daw. Ayan. Ayan. Makikita nyo, sabi sa akin, nothing to be upgrade. The local device is already latest. Kasi nung dumating sa akin tong scanner na to guys, ang unang-una kong ginawa rito is in-update ko na ko agad. Kaya lahat ng sasakyan na paggamitan ko nito, gumagana na siya. Okay, sa inyo, probably naka-default mode pa yan. Kaya kapag nilagay nyo update, may lalabas dyan na processing. Siguro mga 5 to 10 minutes ang procedure nun. Tapos kusa siyang mag-update. Hintay nyo lang yun matapos, tapos i-okay nyo na. Pagkatapos ng upgrade process, huwag nyo huhugutin hanggat hindi natatapos. Ha? Sasabihin naman dito pagtapos na. Pagtapos na, pwede nyo nang i-close yung program. Pwede nyo nang hugutin ngayon yung scanner. Ayan. Tapos, ang gawin nyo, testingin nyo ulit sa sasakyan ninyo kung gumana na siya. Okay, so, dapat gagana na yan kasi kung OBD2 compliant naman ang inyong sasakyan, since OBD2 scanner ito, dapat gagana siya. Okay, so, paki-comment guys, kung sakasakaling after ma-update, hindi pa rin po sila compatible sa inyong sasakyan, paki-comment naman po dyan sa ibaba para ma-notify din natin yung mga ibang nagpaplanong bumili ng gantong model na hindi pala siya compatible sa ganong model ng sasakyan. Okay, so maraming salamat po. Sana po makatulong itong video na to para magamit nyo pa yung scanner po ninyo. Salamat po.